Hello! Magandang tanghali mga anak! So, bago natin sisimulan ang ating klase ngayong araw, tayo po muna ay manalangin. Ating pakinggan ang isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Amen. Amen. So again, magandang tanghali mga anak. Bago ang lahat, dumako muna tayo sa ating attendance. So, andito po ba lahat? Mabuti naman kung ganun at lahat ay nandito, gustong matuto. So, excited na ba kayo mga anak? Okay, very good. So, bago ang lahat, kamusta muna? Kamusta muna kayo mga anak ko? Mabuti naman kung ganun, mabuti at maayos ang lahat. So, dahil dyan, magsimula na tayo. So, sa una nating gagawin, tutukuyin ninyo ang bawat larawan. Punan ang bawat patlang upang makompleto ang sagot. Sa tingin nyo, ano po ang nasa larawan? Mahusay, ito ay tubig. Pangalawa, sa tingin nyo po mga anak, anong ginagawa ng mga bata? Tama po, very good. Nag-ehersisyo upang maging malakas ang pangangatawan. Pangatlo, ano po ang nasa litrato mga anak? Tama, good job. Ito ay gulay. Kumakain po ba kayo ng mga gulay mga anak? Mabuti naman kung ganon dahil ang gulay ay nagpapalakas ng ating resistensya. Kasunod na litrato, ano po ang nasa kasunod? Okay, very good po. Ito ay gatas. So, sino sa inyo ang mga umiinom ng gatas tuwing umaga? Mabuti naman kung ganun. Excellent! At lahat ay umiinom ng gatas. Kasunod na larawan, ano sa tingin ninyo? Tama po! Magaling! Ito ay prutas. Alam ko naman, lahat sa inyo ay kumakain ng mga prutas, di ba? Okay, very good kung ganun. So ngayon mga bata, may ipapakita ako sa inyong mga litrato na kung saan tignan ang mga larawan. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng mga batang malusog at hindi malusog. So, mga bata, mga anak, nakikita nyo naman sa larawan, di ba? May mga batang malusog at merong hindi. Yan ang mga halimbawa na ipinapakita ko sa inyo na nagpapakita ng malusog at hindi malusog na pangangatawan. Sa tingin nyo, alin po dyan yung hindi malusog na pangangatawan? At sa tingin nyo, alin po dyan ang may malusog na pangangatawan? O ano yung mga gawain sa pagiging malusog ang katawan, di ba? Kapag kumakain ng prutas, ano sa tingin nyo? Tama po. Ito ay nagpapalusog ng ating katawan. So kapag natutulog tayo ng maaga, di ba? Opo, very good. Kapag umiinom naman tayo ng tubig, walong baso sa isang araw, dapat diba yung iniinom natin mga anak? Tama po, mahusay. At kapag po ba kumakain tayo ng mga chicherya, umiinom tayo ng soft drinks, anong nangyayari sa atin? Diba? O tama po ang lahat ng sagot ninyo mga anak. So kapag sobrang dami na nang kinakain mo na iba't iba ng pagkain na hindi naman related, hindi naman ano sa kasalusugan natin ay mangyayari sa inyo ay tataba ng sobra. So sa tingin nyo magiging malusog po kayo nun mga anak ko? Okay, hindi po. So alam nyo na po kung alam nyo na po sa litrato na yan kung alin yung mga malusog at hindi malusog na pangatawan. Mahusay. So kasunod na gagawin natin ay dumako tayo sa ating
talakayin. So, ang pamagat ng ating talakayin ay katangian ng batang malusog ang katawan. So, sino sa inyo ang may malusog na pangangatawan? Sige nga. Okay, mahusay, mabuti at alam nyo. So, ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo o ibibigay ko sa inyo ang impormasyon ang tungkol sa katangian ng batang malusog ang pangangatawan. Gusto niyo na bang malaman, mga anak? Opo, sige, very good. O, may mga katangian ang batang may malusog na pangangatawan. Kapag ang bata ay may wastong physical na pangangatawan, kumakain ng may sapat na nutrisyon, alerto at aktibo, at lumaking malusog, siya ay maaaring magkaroon ng malusog na pangangatawan. So, sino po sa inyo ang kumakain ng tama, natutulog ng tama, kumakain ng gulay at prutas? Mahusay, magaling at lahat kayo ay kumakain ng mga nutrisyon na pagkain. So, para mapanatili ang wastong nutrisyon at malusog ng pangangatawan, dapat ay matulog sa tamang oras at kumain ng iba't ibang uri ng prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan upang magkaroon ng resistensya laban sa mga sakit-sakit. So, kumakain po ba kayo ng gulay at prutas? Hindi? Okay, dapat mga bata, kumain na tayo ng mga prutas at gulay dahil maganda po ito sa ating katawan. Lalo na mga bata pa po tayo. So, kailangan nating maging malakas araw-araw dahil tayo ay bata pa. So, kahit matanda na tayo, kailangan pa rin natin kumain ng mga mabitamina na mga pagkain. So, mga bata, ano yung mga kinakain nyo araw-araw? Tama po, very good at kumakain ng mga gulay at prutas. Kumain po kayo at matulog sa tamang oras para mas lumaki kayo, mga anak. Opo. So, ating iwasan ang mga pagkain na hindi maganda sa ating katawan, kagaya ng mga junk foods, candy, chips, soft drinks at iba pa. Nagtataglay ang mga ito ng maraming artificial sa sangkap na nakakasira ng ating katawan. So, alam naman po natin kapag kumakain tayo ng candy, anong nangyayari sa ipin natin, 'di ba? Nasisira. So, kapag kumakain tayo ng mga chips, mga chicheria, so, hindi siya maganda sa katawan ng isang bata o kahit na sa matanda kasi nagtataglay po ito ng mga artificial, iba't ibang mga sangkap, kagaya ng maaalat na mga pagkain, 'di ba po, mga anak? Opo, mabuti naman po at nauunawaan. Ngayon, mga anak, ibibigay ko ang batayan na malusog na isang bata. So, mga batayan na malusog ang isang bata. So, una, babasahin ko po . Ang bata ay may sapat na timbang na naaayon sa kanyang edad, tangkad at kasarian. So, kapag matangkad ka pero payat ka, hindi itugma yung tangkad mo sa katawan mo, maaaring hindi normal po iyon, mga bata. Kailangan sapat lang ang timbang at edad mo na upang maging normal ang isang bata. Maging malusog, kumbaga. Pangalawa, ang bata ay may ganang kumain at hindi pihikan. Kumakain ng mga gulay, prutas, mga pagkain may sapat na bitamina. So, kailangan po natin kumain ng mga mabitaminang pagkain, mga anak. Kagaya ng mga prutas, gulay, pag-inom ng gatas, at marami pa pong iba na kailangan natin kainin upang maging malusog po tayo. Naintindihan po? Okay, mahusay kung ganon. Kasunod, ang bata ay matalas ang isipan at marunong umunawa sa simpleng bagay. So, kung ikaw ay marunong umunawa sa isang bagay at madali mong napuproseso sa utak mo yung mga bagay-bagay, maaring ikaw ay malusog na isang bata. So, kasunod, hindi sakitin dahil malakas ang panlaban at immune system. So, sa isang malusog na bata raw po, kailangan ay hindi sakitin, mas malakas yung immune system ng isang bata. Kasunod, alerto, bibo at mataas ang energy level. So, kailangan po sa isang malusog na bata, may nakikita po ba kayo, mga anak, na isang bata na
malusog pero matamlay kapag pumapasok sa school. Matamlay siya, natutulog, at kung iba-iba yung ginagawa na, pangit sa tingin ng ibang tao. Ganun po ba yung malusog? Siyempre, hindi po. Kailangan pag naging malusog ang isang bata, alerto po, bibo at mataas ang energy level. So, kasunod, may malinis na pangangatawan. Kulay pula ang labi, ang mata ay hindi matamlay at walang discoloration sa ibang bahagi ng katawan. Ganun po yung malulusog ang bata. Kapag ba yung mata ng isang bata ay maputla at ang labi maputla, yung mata niya hindi siya so parang matamlay siya. Sa tingin niyo, malusog po ba siya? Siyempre hindi, di ba? Kasunod ay ang last ay ang bata ay positibo mag-isip at masayahin. Ganun po yung malulusog na bata. Naunawaan po mga anak? Okay. Ano nga dapat yung kainin natin upang maging malusog ang isang bata? Tama, kumain ng mga gulay, prutas, matulog ng maaga, uminom ng tubig, at mag-ehersisyo para maging malakas at malusog ang isang pangangatawan ng bata. So, ikaw bilang isang bata, gusto mo bang lumaki? Gusto mo bang maging malusog? Okay, very good. So, kailangan kumain kayo ha ng mga masustansyang pagkain at iwasan yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat kainin upang hindi masira yung kalusugan. Okay. Very good mga anak. So mga anak, naunawaan po ba ang sinasabi ni teacher? Very good at nauunawaan. So dahil diyan, may ipapagawa si teacher sa inyo. Ito ay ating activity. So, madali lang ito mga anak dahil nakinig kayo sa pag-discuss ni teacher. So, mauunawaan at malalaman nyo kung ano yung mga sagot mga anak. So, una, pabasahin ko yung panuto at makinig mo maigi ah. So, tignan ang mga larawan, bilugan ang mga gawain o katangian ng batang may malusog na pangangatawan. So, alam nyo na po na yung mga batang malulusog, kung ano yung mga ginagawa, di ba? So, kailangan nyo pong bilugan yung mga larawan na nagpapakita na ang isang bata ay malusog. So, sa unang litrato, sa tingin nyo po, ano po yun? Very good! Tama! Siya ay hindi malusog. Dapat hindi siya binibilugan. Pangalawang litrato. Tama po. Gawain po yan ng isang batang malusog ang matulog ng maaga. Mahusay mga anak at nakikinig ng mabuti, di ba? Kasunod naman, kumain ng gulay. Malusog po ba yon? Gawain malusog po ba yon? Tama po. Good job. Kailangan nating bilugan. Pang-apat na litrato. Naglilinis ng ipin, nagtutoothbrush. Sa tingin nyo, malusog po ba yon? Gawain po ba yun ng malulusog na bata? Opo, tama po. Very good. Sino gumagawa ng mga yan? Okay, tama. At gumagawa kayo ng ganyan. So last, sa tingin ninyo, malusog po ba siya? Mataba siya, pero mataba siya? Sa tingin nyo, porkit mataba, malusog na? Siyempre, hindi po. Dapat normal ang isang tao. At saka, tama lang, hindi siya sobrang taba, hindi rin sobrang payat. At, ayan, mahusay mga anak. Bigyan ng Bravo Clap ang bawat isa sa inyo. 1, 2, 3, Bravo, Bravo! So, very good mga anak at nakuha lahat ng ang tamang sagot. So, masaya si teacher dahil tama lahat ang sagot ninyo. So, kasunod nating gagawin ay ang pagsusulit. Dito, madali lang po mga anak. Tama o mali lang ang gagawin natin. Isusulat ninyo sa space yung T. O, babasahin ko yung panuto. So, isulat ang letrang T kung tama ang pinapahayag na pangusap. M naman kung mali. So, babasahin ko mga anak at sasagutan niyo po ha.
Ang bata ay malusog na may malusog na pangangatawan kung ito ay may sapat na timbang na naaayon sa edad, tangkad at kasarian. Tama po ba? Nabanggit ko po yan kanina. Nakilig po ba kayo mga anak? Okay. Letter T. Tama po mga anak. Mahusay. Pangalawa. Ang batang labis kumain ay malusog. Tama po ba? Ang batang sobra-sobra ang kumain ay malusog na po ba agad yon? Very good. M po siya dahil hindi lahat ng mga batang hindi lahat ng mga batang labis kumain ay malusog na dapat control din po yung pagkain. Mga anak. So pangatlo, ang batang kulang sa timbang ay malusog. So kulang sa timbang raw. Malusog po ba 'yon? Letter M. Tama po, mahusay. Very good ah. Pang-apat. Ang batang kumain ng mga gulay at prutas ay hindi magiging malusog? Ano po ang tamang sagot? Okay, good job. Letter M. Ang batang kumakain ng gulay at prutas ay hindi magiging malusog, diba? Letter M po siya kasi ang mga batang kumakain ng prutas at gulay ay siyempre malusog po. Panglima. Ang batang alerto at bibo ay malusog. Tama po. Very good. Letter T. Pang-anim. Dapat lagi tayong iniinom ng 8 beses na tubig araw-araw? Okay. Good job. Tama. Letter T. Pang-pito. Maligo araw-araw upang maging malinis sa katawan. Very good. Tama. Tama po. Kasi kapag hindi ikaw naliligo, hindi tayo naliligo, malamang sa malamang, hindi siya naaayon sa atin, di ba, mga anak? Pang-8. Dapat laging natutulog sa tamang oras. Tama po ba, mga anak? Okay, very good, mga anak. Pang-9. Kumain ng hindi masustansyang pagkain. So, tama po, very good, letter M. Kasi dapat kumakain tayo ng masustansyang pagkain upang maging malusog ang ating mga katawan. Last, ang number 10. Dapat kumain ng gulay at prutas upang maging malusog. Ano po ang tama sagot? Tama po, very good, good job. Dahil dyan, at dahil nasagot nyo ng tama ang mga tanong ni teacher ay bibigyan ko kayo na star. So later bibigyan ko kayo ng tigdadalawang star sa mga naka perfect. Okay, very good mga alak. So palakpakan ng bawat isa. Okay, kasunod. Oy, dumako tayo sa ating huli. O, ito ay tinatawag na takdang aralin. So, babasahin ko yung panuto. Sa isang malinis na papel, isulat ang mga pagkain go, grow, and glow food. So, mga anak, alam nyo ba yung mga pagkain go, grow, at glow foods? Okay, may ilan sa inyong hindi alam. Pwede po kayong magtanong sa inyong mga magulang. Tanong nyo kung ano yung mga pagkain yun. Ano yung mga pagkain yun, kung ano yung mga kabilang sa go, grow, at glow foods. Naunawaan po mga anak. Okay, very good. So, mga anak, ang assignment ay sinasagutan sa bahay, ha? Hindi sa school. Okay. Okay, very good. Very good mga anak, at naunawaan si teacher. So, mga anak, sana marami kayong natutunan sa pinag-aralan natin ngayong araw dahil ito, naway maisa-isip at puso ninyo ang mga discussion ni teacher dahil ang mga ito ay parte na inyong mga kalusugan. Ito ay para sa inyong mga anak. Sana marami kayong natutunan at nakinig kayong mabuti. Maraming salamat!